Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo ay binigyan muli ng pagkakataon ng ating pong ating church na magkaroon ng prayer and fasting. Ito po ay sa ating pong mid-year prayer and fasting. Ito po ay mahalaga. Alam natin na ngayon ang prayer and fasting ay kailangan po natin dahil na po sa sitwasyon ng ating bansa at hindi lang po ng ating bansa kundi sa buong mundo. May problema tayo sa global warming, natural calamities, ano po, at yun po, may nakipintong pag-aaway pa ng bansa sa bansa. Tayo din po sa atin pong bansa. Kaya hinggil po dito, sa June 10 to 14, Monday hanggang Friday, ay magkakaroon po tayo ng prayer and fasting. Ito po ay may gawain ng umaga, ano po, at sa gabi. Ay meron pong gawain ang mga local churches at nasa mga pastors na po ang ating pong mga target na ginawa ng ating committee. Ang ating pong theme sa ating pong mid-year prayer and fasting ay broken heart, renewed faith, rediscovering, and deepening our devotion to God. At ang ating pong basic text ay nasa 2 Kings chapter 22 verse 23. Kaya hindi dito, tinatagubilin lang po ang ating mga pastors na ito i-announce, ano po, non-negotiable talaga po ang panalangin, lalo na po sa napakadilim na sitwasyon ng ating pong bansa at ng mundo. Kailangan po natin ang panalangin. Yung sa 2 Chronicles 7:14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear their land." Pagagalingin ng Panginoon ang atin pong mga bansa. Dalungan po natin ito at atin pong itong ipanalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon.